You are now watching Showbiz Now, your daily showbiz update. CNN reporters, halatang-halata ang pagiging bias at tila nagpapakitang gilas sa 31 million na bumoto kay Pbbm at sa 14 million na hindi bumoto sa presidente ng Pilipinas. Ito'y matapos nabigyan ng kulay at issue ng CNN reporters, isa sa channel na hindi inatinan ni Pbbm noong halalan sa kanilang debate invitation. Ang nais na ipahiya ang anak ni Pbbm na si Sandro Marcos sa isang interview sa nakaraang SONA. Naitanong kasi ng CNN reporters kung bakit daw inauguration or noong inauguration, tila hindi man lang in-address ni Pbbm yung 31 million plus na bumoto dito. Kundi ang binanggit ni Pbbm ay ang 101 reason to be confident. Ayon sa reporter, para sa kanya, tila umiiwas daw si Pbbm sa anumang political issue noong nakaraang inauguration or halalan, knowing na marami daw mambabatas na hindi ito gusto o against na magiging presidente ito, lalo na nga at Marcos. Si Pbbm yan ang kanyang naging tanong kay Sandro nitong SONA. Narito naman ang naging tugon ni Sandro Marcos sa nasabing reporters ng CNN. Ayon kay Sandro, gusto ng dad ko or ng ating presidente is unity. Kaya hindi niya binanggit ang 31 million plus na bumoto sa kanya. Instead, sinabi niya na 101 reason confident siya kasi ngayon ay hindi lang siya presidente ng 31 million kundi pati ang hindi bumoto sa kanya ay presidente na din siya. Paano niya mai-implement ang unity kung 31 million lang palagi ang sasambitin niya sa tuwing magkakaroon siya ng mga speech? Pasasalamatan din niya at hindi niya isasaing tabi ang hindi bumoto sa kanya. Ang importante sa ngayon ay ang maipakita niya na presidente siya ng lahat at hindi ng 31 million lamang. Halos wala pang ang 2 minutes ang nasabing interview na ayon sa nag-i-interview ng CNN ay 2 minutes daw ang kukunin niyang oras nitong si Sandro Marcos. Walang kaabog-abog ay biglang sinabi nga o nag-decide ang CNN na huwag nang mag-follow-up question kay Sandro. At pinaalis na ito. Actually, ayaw pa nga ni Sandro na umalis. Pero pinilit na lang siya ng CNN na okay na daw. Well, the more na tila nais nilang ipahiya itong Pbbm son na si Sandro, lahat nasasagot niya ng tama at very sharp si Sandro sa pagsagot. Isang bagay na alam niya at kilalang-kilala niyang taong inaalimura ng mga taong ito. Sandro knows how good the man he is fighting for, his dad, his president, our President Bongbong Marcos Jr. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizen sa nasabing interview na ito. Sini Amlet Ove Enad, hahaha, huwag mo na kasing hamunin, mga Marcos yan, tuloy na pala mo, paraning na paraning kang paalisin mo si Sandro. Sini isang netizen, brilliant answer kong Sandro, subtle way of telling her that the idea of her question is ridiculous. Si Alan Dente Baral, next victim of her own medicine is Karen Davila. I'm very excited for that. Where are you, Karen? Hehehe. Say naman ni Emmanuel Villanueva, bias talaga ang mga tanong ni CNN Pia Hontiveros like Risa din or Riza. Wow, he's really intelligent. That was a brilliant answer to a reporter trying to catch him unprepared. Next question please, sabi ni Noemi. Sabi naman ni Orly Tantoco, tameme ang dalawang reporter, Marivic Marcos Santillan, sinabing pahiya ka ano? Intrigera ka kasi eh. Journalist ka pa naman, hindi ka naman talaga nakikinig sa SONA ni Pbbm. Naghahanap ka lang ng mali para pumuna. Hindi mo naisip maaring nagmana rin si Sandro Marcos kay First Lady Attorney Liza Marcos sa talino. Try harder. At yan nga ang ating Showbiz Love Update. Ano ang masasay niyo dito? Ilagay ang niyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightfully owners and thank you for watching Showbiz Love.